Sige po, konting pahinga upang ang banal na ito. Muli po, isang magandang umaga sa ating lahat. Palakpakan nga po natin ang buhay ng Diyos. Salamat po, Ama, muli sa araw na itong pinagkalab mo sa amin, sa aming magkakapatid. Ang mga bago at yung mga dati na sa tuwi na ay nagnanasa na sa bawat araw makapaghayag at makapakinig ng mga salitang nagmumula sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Salamat po, Ama, sa araw na ito. At ang pambungad po nating bibigay ng Panginoon ay isang awitin sapagkat doon po nakapaloob ang temang binigay sa atin ng Banal na Espiritu sa dakong ito. Kaya tinatawagan ko po at palakpakan natin ang buhay na Diyos sa katawahan po ng kapatid na bunso. Muli po ay isang mapagpalang umaga sa tanghaling ito. Ang napiling tema daw po ng ating kapatid ay pananagutan. Kaya po, pinapaawit po niya ang awiting pananagutan. Nawa po ay namnamin po ninyo ang lirik ko ng awitin na ito. Ala pa po ating pianisto. Buhay po ba ang Diyos? Napagod po ba kayo? Mainit na naman po ano po. Parang summer, dapat malamig na ano po. Tapos na kasi ang summer. Subalit, sabi ko nga po, nang dahil sa pag-ibig natin sa ating Panginoon, kaya marahil doon nakapaloob din po yung temang pananagutan, ano, na may pananagutan po tayo sa ating kapo. At syempre sa ating Panginoon, sapagkat binigyan po tayo ng pagkakataon na masilayan ang nilikha niyang mundo na napakainam naman po at napakaganda. Amen po ba? So pananagutan natin na ito ay pangalagaan natin. Amen po! Kasi kung hindi natin siya pangangalagaan, sayang naman yung binigay na pagkakataon na napakaganda pa naman po ng nilikha ng ating Panginoon para sa ating lahat. Amen po ba? Lahat po ay inihanda niya para sa ating ikabubuhay. Kaya lang po, nang dahil nga po minsan sa sobrang talino ng tao ay nasisira na po. Ano po? Kaya po marahil ang iba ay hindi na napakinabangan ng dahil nga po nasira na ng tao. Subalit, sabi ko nga po, kung nanduroon ang paghahari ng Panginoon at sa tuwi na po ay inaalala natin na may pananagutan tayo sa bawat isa, gayon din naman po sa niya, marahil ay ito po ay ating mapapangalagaan. Amen po ba? Kaya po, ito po, napakaganda po ng tema niya, pananagutan. Amen po ba? Kaya magkaroon daw po tayo ng siguro po yung effort man lang po na maibigay natin sa ating kapwa, gayon din sa nilikha ng ating Panginoon na napakainam at napakaganda po. Amen po ba? Mapalad tayo sapagkat binigyan tayo ng pagkakataon na masilayan to sapagkat ang iba po nasa tiyan pa lang, hindi na po nagkakaroon ng puwang. Amen po ba? Hindi na nagkakaroon ng pagkakataon na ito ay masilayan. Kaya mapapalad po tayo na binigyan ng pagkakataon, lalo tigit yung mga may edad na po, ano po, napakatagal na po ang inyong inilalagak dito sa mundong ibabaw. Amen po ba? Kaya wag po nating sayangin ang ibinigay na pagkakataon ng ating Panginoon, ng ating Ama, na kung saan nga po ay ibinigay niya ang ating mga buhay, nang sa gayon ito ay ating pahalagahan at maisulit nawa na po natin sa Kanya ng mainam, nakalugod-lugod nga po sa Kanya at nawa po ay maging karapat-dapat nga po tayo na makaparoon sa kalwalatiyang walang hanggan. Amen po ba? So, pananagutan. Ano nga po kaya ang pananagutan natin sa ating Panginoon kung hindi natin magagampanan ng marapat? Ano po kaya? May maisusulit po kaya tayo? Nawa po ay huwag pong masayang ang bawat pagkakataon na ibinibigay ng ating Diyos. Ano po? Na kung papaano nga po ang mga salitang banal na patuloy, paulit-ulit po na ibinibigay sa ating lahat ng sakayon, ito pong pananagutan na naturingan ay magampanan natin para sa ating kapwa, gayon din po naman sa ating Diyos na amang lumikha. Pananagutan po. Standard na tayo. Namnamin lyrics ng awitin na ito. Ano po? Kung alam po ninyo, ito po ay common na awitin na matagal na po. So, pwede po kayong sumabay.
walang sino man ang babuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Isa't-isa tayong lahat ay dilipon ng Diyos sa kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at maglilingkod sa kanino man tayo ay nagpadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lakad ay may pananagutan sa isa't isa. Sabay, sabay ng nag-aawitan, mga bansa, tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga So, iyon po ang awit ng pananagutan. Nawa po ay napagnilayan po ang lyrics po. Ano po? Ito daw po ang magiging topic natin, tema natin sa araw at sa oras na ito. Good luck po sa ating lahat. Marami pong salamat. Salamat po, Ama. Napakagandang tema po nung pinagkalob sa atin ngayon. Yung pananagutan ng bawat isa sa atin. Sapagkat tayo po, bilang alagad, may pananagutan na ako sa Panginoon. Subalit, bilang alagad, meron din akong pananagutan kung ako'y magkakasala. Magkamukhang salita, subalit magkaiba ng kahulugan. Halimbawa po, kayo taga-sunod, may pananagutan na rin po kayo. Ayon nga po sa awitin, ang bawat isa ay may pananagutan sa ating kapwa. Ano po ba yung pananagutan natin sa ating kapwa? Ako po halimbawa po bilang alagad. Pananagutan ko na po sa Panginoon yung ako'y makatalima sa Kanya. Na kung ano yung inatas niya, kailangan makasunod ako sa Kanya. Sapagkat yun ay sinagutan ko na sa Kanya. Bilang pananagutan, kailangan makatupad. Makatupad sa bawat atas niya. At bilang isang alagad, mahirap po yung batid ko na yung aking pananagutan, subalit hindi ako tumutupad, doon po pumapasok yung salitang pananagutan. Yung pananagutan, bilang ikaw ay nagkasala na, mananagot ka bilang isang alagad. Ganon din po sa atin mga kapatid, sa ating mga tayo pong lahat na nakikinig, lahat po tayo may pananagutan sa bawat isa. Kaya po, tinatawagan ko po si Mami Beth upang higit nating maunawaan kung ano nga ba yung salitang pananagutan
at pananagutan. Sapagkat yun po ay napakahalaga sa bawat sa atin na kung paano nga po tinuturo sa atin ng Panginoon yung mahalagang pananagutan natin sa bawat isa. Na bilang isang nakikinig tayo sa dakong ito, nauunawaan at natututunan natin yung mga bagay na pananagutan na natin sa ating kapwa, sa ating sarili, sa Panginoon, na ang banal na Espiritu ang magtuturo kung paano nga ba tayo makakatugon sa ating mga pananagutan. At ang isang napakahalaga po mga kapatid, yung pananagutan, na kung paano nga hindi tayo makatalima at kung magkaminsan namamanipulan natin ang banal na Espiritu sa katauhan natin, yun po isang napakalaking pananagutan natin sa Panginoon. Sapagkat yun po ang katotohanan ay binahagi ng banal na Espiritu. Natangi ang banal na Espiritu lamang sa dakong ito ang nag-aatas at nagbibigay. Kaya walang sinumang taong pwedeng magturo, yun ang bahagi ng banal na Espiritu. Sapagkat tayo po sinasakop ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na po kunching. Kaya po inaanyayahan ko po ang banal na Espiritu sa katauhan ni Mami Beth upang higit nating maunawaan ang salitang pananagutan at pananagutan sa Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat po, dakilang Ama. Gabayan niyo po ako kung ano po ang nais ninyong iparating sa mga anak mo. Nagtitiwala po ako sa talino na mula sa iyo at inyaalay ko po ang sarili ko upang gamitin ninyo upang higit ninyong maipaliwanag sa inyong mga anak ang dalawang salita na ibinahagi mo sa kapatid ko bilang facilitator sa araw na ito. Narinig ko po yung pangalan ko, bigla po akong tumakbo. Pinag-uusapan po kasi namin yung traumatic naming nakita kahapon, traumatic experience po yun na on the way going to the mission, may traffic kaya pala, may nakita po kaming babaeng duguan na hindi po namin alam kung ano ang kadahilanan at naganap sa kanya yung ganong trahedya sa kanyang buhay. Kasalukuyan po namin pinag-uusapan. Mami Beth, narinig ko yung pangalan mo, tumakbo po ako. At salamat sa Ama, pag-upo ko, pinaliwanag yung tema. Dalawang salita, pananagutan at pananagutan. Pananagutan, pananagutan. Isang mabagal, isang mabilis ang bigkas. Ang pananagutan ay, kung ito po ay i-analyze sa karunungang pantao, ito po ay isang noun. Noun po. Sa parts of speech, noun po iyon. Pananagutan. At yung pong pananagutan mo yan. Dahil sa ginawa mo, pananagutan mo yan. Sa madalit salita, yung pananagutan ay isang kilos. Kaya ito po, sa lingwahe ng karunungang panlibutan, pansanlibutan, ito po ay isang action word, kaya ito po ay verb pong matatawag. So, yun po yung pagkakaiba nung dalawa. Isang ginagamit bilang pangalan, pananagutan, at yung isa po bilang isang action o tinatawag na pandiwa o verb. Ang bawat tao po na nilalang ng ating Panginoon, sabi nga po sa wikang Ingles, no man is an island. Ibig sabihin, walang sino man ang mabubuhay para sa sarili lamang. Tila inawit po, ano po, yung awiting pananagutan. Walang sino mang mabubuhay para sa sarili lamang. Ang kapwa mo, mahal mo. Ang kapwa ko, mahal ko. At dahil mahal mo ang kapwa mo, mahal ko ang kapwa mo, meron akong pananagutan sa kanya. Ano po ang ibig sabihin nito? Pananagutan ba na lahat ng pangangailangan ay ibibigay mo? Kung walang damit, pararamitan mo? Kung walang makakain, pakakainin mo? Kung walang pera, bibigyan mo? Partially, maaaring ganun nga. Pero ang Panginoon, sabi nga po niya sa kanyang banal na kasulatan, huwag mong bigyan ng isda ang kapwa mo, kundi turuan mo silang mangisda. So, hindi po ang ibig sabihin ng pananagutan, lahat-lahat na lang ay iaalay mo sa kapwa mo. Tingnan mo din yung kanilang katatayuan. Kung may kakayahan naman na magtrabaho at kumita, pananagutan po niya yung sarili niya. Amen? Subalit kung ang kapwa mo ay talagang walang magagawa, na talagang hindi siya capable para sa magtrabaho, hindi niya kaya dahil meron siyang, say for example po, pilay na siya,
bulag na siya, wala nang kakayahang kumita, yung pong mga kapwa natin na yun ay ating pananagutan. Meron po tayong dapat na maialay sa kanila. Subalit kung wala po tayong maialay, hindi naman po ang pagkakaroon ng pananagutan sa kapwa pag-aalay ng material na bagay lamang . Hindi po yun. Kung halimbawa, meron kang kapitbahay na naguguluhan sa kanyang pamumuhay. Ang problema niya ay hindi na niya kaya. Meron po tayong pananagutan sa kanya sa paanong kaparaanan. Palakasin po natin ang kanilang loob upang hindi sila mahandusay o panghinaan ng loob sa anumang pong problemang pinagdadaanan nila sa buhay. At ikaw mismo sa sarili mo, meron kang magagamit para magkaroon ka ng pananagutan sa kanya. Ano po iyon? Kung ikaw ay tumatanggap ng mga salitang banal na mula sa Ama, magkakaroon ka ng pananagutan sa kapwa mo, bigyan mo sila ng liwanag, bigyan mo sila ng kaaliwan, upang sila ay magkaroon ng lakas ng loob. Huwag po natin hayaan natin sila ay talagang malugmok sa kanilang pinagdadaanan sa buhay. Kung binahaginan ka ng Panginoon ng liwanag upang ikaw ay makatanglaw sa kapwa mo, maaari mong gamitin ang liwanag na ito bilang maipadama mo ang pananagutan sa kapwa mo. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. So, ang pananagutan natin sa ating kapwa ay hindi po nasusukat sa pamamagitan lamang ng salapi o ng material na bagay. Maaari tayong makatulong sa kanila sa iba naman pong kaparaanan. Kaya nga po, mga kapatid, ito po ay isang mensahe na maibibigay ko upang mabigyan ko po kayo ng lakas sa bawat isa. Sapagkat kayo po ay pananagutan ko rin bilang binahaginan ng banal na espiritu sa sandaling ito. Sa paano pong kaparaanan na sa maraming pagkakataon, halimbawa isang lingkod ka, mayroon pa din pong pinapadana sa'yo ang Panginoon, halimbawa po yung mga kalumbayan sa buhay. Kung minsan po, magtatanong po tayo sa ating sarili na, bakit ganon? Naglilingkod naman ako, pero bakit dumadanas pa rin ako ng mga kalumbayan sa buhay ko? Hindi ba dapat paglingkod ka, lagi kang masaya? Not always. Marami din pong mga pagkakataon na kailangan pagdaanan mo ito. Kailangan maranasan mo ito upang kung mapagtagumpayan mo, yung tagumpay mo, maibahagi mo sa kapwa mo na nagkaroon din ng ganong karanasan na nalumbay, nalungkot, may mga pinagdaanan. Subalit yung naging karanasan mo sa buhay na napagtagumpayan mo, maaari mong ibahagi sa kanila upang sila ay magkaroon ng kalakasan. Kaya napakalaki po nung challenge sa atin . Bawat isa po sa atin ay inakay ng Panginoon. Amen? Iba-iba lamang ang kadahilanan. Subalit kung atin pong lilimiin, may purpose pala si God. Kung bakit ako inakay sa banal na lugar na ito, hindi pala yung makikinig lang ako, hindi pala yung mauupo lang ako, may challenge pala sa akin si God. Ano po yung challenge ni God? Magkaroon ka ng pananagutan sa kapwa mo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga mensahe na naririnig mo sa banal na lugar na ito. Meron lang po ako itatanong sa inyo. Magkaroon lamang po tayo ng kaprasong pagninilay sa ating sarili. Sa hamon na iyon ng Panginoon sa iyo, nakakatupad ka ba? Nang ikaw ay akayin ng Panginoon sa banal na lugar na ito, alam natin ang purpose ni God kung bakit. Meron layunin si God kung bakit ka naakay sa banal na lugar na ito. Kaya po, ang tinatanong ko po sa inyo sa moment na ito, sa sandaling ito, magkaroon po tayo ng maliit na pagninilay sa ating sarili. Tanungin po natin yung ating sarili na sa purpose ba ni God na yon, sa challenge na binibigay sa akin, ako ba'y nakakatugon na magkaroon ng pananagutan sa kapwa ko sa pamamagitan ng pagbibigay liwanag sa kanilang kaisipan upang sila ay magkaroon ng lakas? Gusto ko pong magtanong sa ilan. Sino po ang may gustong sumagot sa tanong ko na sa pagninilay mo, tagumpay ba si God na magamit ka bilang tanglaw sa kapwa mo
para matugunan mo yung pananagutan sa kanila? Sino po ang gustong sumagot? Si Tata Amang po, eh parang gusto ko pong tawagin. Opo, nagsisika pa po hanggang ngayon. Minsan nga po eh merong pagsubok na parang hindi ko matupad yung kaloob ng Panginoon sa akin. Pero pinaalala po niya. Kagaya po nung isang araw eh, pinaalala po ng Panginoon. Ako po eh merong pinupulot na itik, yung itik ng anak ko. Eh yung pundinadaan akong mga bahay, hindi ko po mabigyan ng itlog. Dahil po itinitinda namin sa tindahan namin. Eh nagkabakasak po yung itlog. Siguro po ako, yun ay kuha sa akin ng Panginoon. Kaya po ang ginawa ko, kinabukasan, pinagbibigyan ko ng itlog yun. Isang simpleng kaparaanan. Subalit kung ating pong pagninilayan, isang pagtugon sa hamon ng Panginoon na magkaroon siya ng pananagutan sa kanyang kapitbahay. Kasi kung hindi pinadama sa iyo ng Panginoon, kahit po basag na yung itlog, kung talagang ikaw ay may karamutan at ayaw mong magkaroon ng pananagutan sa kapwa mo na walang maiulam, ano pong gagawin mo? Ay, masarap na leche plan ito. Paluluto ko sa kabiyak ng puso ko, iista ko sa ref ko para pagkakain ko may himagas ako. Subalit, nagpadama sa kanya ang Panginoon, kaya naipadama naman niya sa kanyang kapwa ang pagkakaroon ng pananagutan sa kanyang kapwa. Si ma'am po kaya, ma'am, kayo po, nakatupad na po ba kayo sa challenge ni God? Opo. Dahil may kasamahan po ako na parang nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Yung bang pabigla-bigla. Halimbawa, may nakitang tao na magkasama, may asawa yung isa. May asawa rin yung isa, malayo yung isa. Uhusgahan ka agad niya. Ang sasabihin niya, o tingnan mo yun. Sabi ko, masama iyon. Hindi ka po pwedeng maghusga ng kapwa mo dahil ako ka ako. Alam niya na nagpupunta po ako dito. Ang naririnig ko ka ako sa mga mensahe ng Apo na masama ang magbintang kaagad-agad kung wala namang tayong nakikitang katotohanan. Dahil ang nakikita lang natin, magkasama sila, nag-uusap sila. Pero kung yung dati pong ako, eh ganun din po ang nangyari nga po, Apo. Ma'am, tama po yung sinabi niya na kung hindi po siya nabuksan sa pamamagitan ng mensahe ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, makikisawsaw po siya. Isa din po siyang dakilang sawsawera na yung panghusga, pagchichismis ng kapwa, makikisawsaw siya. Bakit narinig niya ang aral ng banal na espiritu at batid niyang meron siyang pananagutan bilang tumanggap ng aral? Kaya ano pong ginawa niya? Pinaliwanag niya na hindi marapat yung kanilang ginagawa sapagkat natutunan niya ang aral sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Siguro po mga kapatid, maliwanag na po sa inyo yung pananagutan. Ano po? Yung gagawin ninyo bilang malasakit sa kapwa mo sapagkat wala nga pong nabubuhay na mag-isa dito sa mundo. No man is an island. Yung pong pananagutan ay yung gagawin mo upang magawa mo yung pananagutan mo. Maliwanag po, katulad po niya, nagpaliwanag siya na hindi marapat yung po, yung patugon niya sa pananagutan na pinanagutan niya ngayon, yung kamaliang ginawa ng kapwa niya. Lahat po tayo, ang challenge po na to ay hindi lamang para sa akin. Hindi lamang sa mga piniling mga alagad, kundi tayo, kaya tayo inakay ng Panginoon sa banal na lugar na ito, meron siyang purpose, meron siyang layunin na magkaroon tayo ng pananagutan sa ating kapwa. Kaya patuloy po kayong makinig ng mga aral. At ang mga aral po na yan ay magagamit ninyo upang kayo ay managot na maipatupad ang mga pananagutan ninyo sa ating mga kapwa. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, Mami Beth. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang Panginoon. Napakaliwanag po nung
bawat binahagi niya, yung pananagutan at pananagutan. Siguro po, naunawaan na natin yung pananagutan at yung pananagutan. Yung pong pananagutan, kung halimbawang ikaw ay isang lingkod o isang tagapakinig ng banal na espiritu at sumasayo na ang espiritu, subalit sa kabila nung ganong sitwasyon, hindi mo pa naisa sa buhay o kung magkaminsan nagagamit ka ng masamang espiritu at ang banal na espiritu sa katauhan mo ay hindi mo na ipapakita sa kanya ng tuwiran na siya nga ay suma sa iyo, isa pong napakalaking pananagutan natin sa Panginoon. Sapagkat yun po ang bahagi niya na talagang ang bawat isa, napakahalaga pong batid natin yung pananagutan natin bilang isang tagasunod, pasyente, lingkod, kaps o mga alagad sa dakong ito na itinuturo ng Panginoon. Kaya po gusto kong tawagin ang isa nating kapatid na tagasunod o pasyente upang ano nga ba ang pananagutan niya sa Panginoon sa kabila ng kanyang pagsunod sa dakong ito at bilang isang lingkod ng simbahan. Tinatawag ko po si Tate Piling upang ipahayag ang kanyang pangunawa doon sa pananagutan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? yung pong ibinigay na tema ni kapatid, para lang yung gabi at gabi. Yun lang po yun. Yung pananagutan at pananagutan ay ganun din po. Kapag kakaikaw ay merong ginagawang isang bagay na napatuunan mong ito yung iyong pananagutan, kailangan pong yun ay isa katuparan. Kasi po, dati po akong naglilingkod sa simbahan, mahigit ng 30 taon ngayon. Ito po ay higit kong pinananagutan dahil kapag kakapo ako, lalo na pagkakadarating na yung araw ng Linggo't, hindi ako nakatupad para pong hindi buo sa akin ng maghapon. Ngayon po, tungkol naman doon sa pananagutan, madalas po na nagagamit ako ng ibang kapatid na nanghihingi ng tulong, kung minsan parang nasasabi ko sa sarili kong baka mabigat na to. Kasi medyo malaki na po yung mga hinihingi nila sa akin. Pero napakaluwag po ang loob ko kapag naipagkaloob ko yung pangangailangan ng kapatid ko na alam kong makatutulong sa kanya. Yung po ay mahigpit kong pananagutan doon sa mga kapatid kong nangangailangan sa akin. Kaya po ngayon ay mula nang ako'y magawi pang lalo dito, akala ko po noong araw dahil nagsisilbi na ako sa simbahan, okay na. Wala na akong utang sa Diyos. Nung pong pangalawang gawi ko dito na ngayon nga ay manaka-naka ay napupunta ako dito, marami pa palang kulang. Kaya po sinikap ko na sa loob ng isang linggo ay hindi ako pumapayag na hindi makarating dito upang makadagdag ng aking pangangailangan ng aking kaluluwa. Napakarami po pa pala akong kulang na dapat kong idagdag sa aking buhay. Isa pa, dito po ako nagkaroon ng higit na kalakasan at natutuwa po ako nung isang araw na
Pinaplus ako ni Apong Konching. Sabi niya sa akin, magaling ka na. Noon po kasing ako'y pumunta rito, masyado akong natakot dahil na dala po ng aming kahirapan. Yung aking karamdaman ay parang hindi ko kayang ipadoktor. Siguro po ay talagang ganun ang buhay. Bigla pong sumakit yung aking dibdib. Nakalaki may sumaksak sa akin. Yung po ay isang panaginip lang pala. Nang ako po ay magising, ginising ko yung aking misis at ninaya kong magpagamot sa kandaba sa panaginip ko. Ewan ko po kung ano, antimano naman eh, sabay sama sa akin nung misis ko at dito kami dumaan, naka-tricycle ako. Ba't si Apong Konching ay katanghalian eh, naglalakad sa karsada do sa may bilara ng palay. Eh binati ako, saan kayo ka pupunta? Magpapagamot po ka ako sa kandabe. Sa akin mo lang ay kadalin niya, gagaling ka. Nung magising po ako nung umaga, dito na kami pumunta noon, October 13 po yata noon. Natutuwa po ako sa nangyari sa akin dahil nung kinabukasan niyang pumunta kami rito, sabi ko kay Apo, pahihipo ko po sana sa inyo yung sumasakit sa akin. Sabi niya, alam ko, may nagbabara kang ugat sa puso. Yung po ay bago pa ako pumunta dito, nagpapacheck up ako sa doktor nang hindi alam ng misis ko. Sabi niya, kung maniniwala ka sa akin, baka may nagbabara kang puso, ugat sa puso. Yun na nga po ang naging ano ko, dito kami gumawi. Sa bagay, dati naman po akong nagpupunta dito noon at nananalig ako. Kaya nga lang po, dala nung kaabalahanan, dala nung kakulangan ng kabuhayan, na aaligaga po ako. Kaya hirap ang laob ko na ano, na magpunta rito. Ngayon po, nung talagang nasumpungan ko na dito gumawi, isa pa nga po ay gusto kong makadagdag doon sa kaalaman ko, ay dito na po ako na pagawi at awa ng Diyos sa tulong ni Apo at ng banal na Espiritu. Ako po ay wala nang nararamdaman ngayon at siguro po ay ito'y patuloy na dahil na ito po ay isang biyaya ng Diyos para sa akin at maraming salamat po sa dambanang ito na ginagamit ni Apo sa marami nating mga magkakapatid na umaasa dito. At ako po kasi sa tuwing alas 4 ng madaling araw, naging sakit ko na yung magising. Pagbangon ko sa umaga, sabi po kasi nung pare na pinagsisilbihan namin, kailangan niyo ka bago kayo magtrabaho, kasama na niyo si Kristo. Kaya po naging ugali ko na yung pagbangon ko sa umaga, magdasal, kasama na po kayo na ipinagdarasal ko dahil na sa dami po nating umaasa sa dambanang ito na gagaling ay ito po ang ating pinakamalaking pag-asa sa buhay habang tayo'y nabubuhay. Hanggang doon lang po at marami pong salamat. Maraming salamat po kapatid. Katotohanan po yung sinabi niya na dito po higit pong napakamarami po tayong matututunan na akala po natin hanggang doon na lang. Subalit yung lalim na itinuturo ng Banal na Espiritu na dito po sa katauhan ng Mahal na Apo Konching. Ngayon naman po bigyan natin ng pagkakataon si Teacher May upang ipahayag niya kung ano nga bang pananagutan niya sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos.
sa mapagpalang umaga po sa ating lahat sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Amen po. Buhay na buhay po ang ating Panginoon sa bawat araw nga po, sa bawat oras na at segundo po ng ating buhay, kung paano kumikilos ang ating buhay na Diyos. Pananagutan. Sabi nga po ni Mami Beth kanina, ano po, no man is an island. Di po tayo pwedeng mabuhay ng tayo lamang. Sabi po niya, kapwa ko, mahal ko. Sabi nga po, kailangan natin ang bawat isa kung paano po tayo makikipamayan dito sa sanlibutan, kung saan ang buhay na pahiram sa atin ng Panginoon ay magamit po natin at mapahalagahan kung paano po niya tayo pinahahalagahan. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Napakaganda po nung pagpapaliwanag ni Mami Beth kanina na kung saan po ang bawat isa nga po ay may layunin ng Diyos kung bakit tayo binahiram ng buhay. Amen po doon. Amen po. At ako po, nung dating buhay ko po, nung hindi pa ako napupunta sa dakong ito, hindi po ganong napagtutuunan ng pansin ang salitang pananagutan sa aking sarili. Bilang tao po, marahil ang iba po sa atin ay ganito din na nung dating buhay, ang mahalaga at pinahalagahan lang po natin noon ay ang ating pamilya. Amen po. Ang ating kaibigan, yun pong malalapit lamang po sa atin, ano po, kung sino yung batid natin na pinahalagahan lang din po tayo. At sa ating pong pagtatrabaho, katulad ko po na isang guro, nung pagnilayan ko po ang naging buhay ko nung dati po, bilang isang guro, nagtuturo ka po, no? Kung ano po yung lesson mo sa araw na yon, yun lang po yung nasa isip natin, yung ma-accomplish lang po natin hanggang evaluation. At marami po yung makapasa, mga guro po, ano? Masaya na po tayo noon. Amen po ba, ma'am? Ma'am Celia, ano po? Ganun po tayo. Kung marami na pong nakapasa na evaluation, parang sabihin po natin sa sarili natin, nagawa na natin yung dapat natin gawin, kung ano yung pananagutan natin sa mga bata. Subalit, salamat po sa Ama na akay po niya ako sa dakong ito sa pamamagitan po ng karamdaman na tinuturing ko pong napakalaking biyaya ng Panginoon sa akin. Sapagkat dito po ako nabuksan, nakilala ko po siya, at dito lumalim po ang pagkilala ko sa ating Panginoon nang tanggapin ko siya. Katotohanan po, salamat sa Ama, na nang mapunta po ako dito sa pamamagitan po ng pakikinig ng mga banal na salita ng ating Panginoon, sa katauhan po ng ating mahal na Apo kong Jim, dun po nagliwanag ang lahat sa aking kaisipan at sa aking buong pagkatao, na bawat isa po sa atin may layunin ng Panginoon, may mission po tayong lahat, at may pananagutan, hindi lamang po sa ating pamilya, kundi sa lahat po ng ating kapwa na binigay po sa atin ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po. Salamat po sa Ama, sapagkat nandito pa rin po tayo sa, ako po, ano po sa aking mong sarili, patuloy po ang pagsusumakit, pagsusumikap na makasunod sa kalooban ng Ama, na sa bawat araw po, minimithi na makaganap, makatupad sa kanyang atas. At bilang isang guru po na ngayon nga po ay sa kabutihan ng Diyos ay hindi na nga po nagtuturo, subalit nandun po yung pagmimithi dahil alam po natin mayroon tayong pananagutan at naibabahagi sa mga kasamahan kung ano yung dapat nating gawin para sa mga bata. Sa amin pong paaralan, salamat sa Ama at bilang nakaugnay po ang kapatirang Divine Mercy sa amin paaralan, na hindi lamang po pala dapat ang ituro sa mga bata, ano po, ay yung academics lang po, yung ibig sabihin po, yung talinong pantao po, si Tita, tumatango po siya, ano po. Salamat po na sa aming paaralan po ay nasimulan ang gawaing kabanalan kung saan, although meron po kaming CL subject at saka po yung GMRC or yung EP na po ngayon na tinatawag, subalit napakasarap po na pinangunguna po natin ang kabutihan ng Diyos na ituro sa mga bata. Amen po ba yon? Amen po. Salamat po sa Ama sapagkat ang aming po paaralan ay kasama po iyon sa aming layunin bilang pananagutan namin sa Panginoon, bilang mga guro na pinili po niya na magturo at magmulat sa kaisipan ng mga bata pa po na po yung mga bata. At salamat po sa Ama na bilang nabuksan at bilang pinagtiwalaan kung ano po yung naririnig ko sa dakong ito na tinuturo sa atin ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, yung aming pong mga kasamahang guro, marami na po sa kanila ang nabuksan din. At salamat po pagka po sila ay lumalapit nga po at nagpapasalamat. Sabi ko, hindi po sa akin, ano ba, kundi sa Panginoon.
kung saan nagkakaroon, nabubuhay po yung pag-asa. No po? Sa pamagitan nga po ng pagbabahagi ng mga salitang naririnig ko po sa dakong ito at kung ano nga po inatutunan mula sa banal na espiritu sa katauhan po ng ating mahal na Apo Kunching. At ganun din po, bilang nga pong isang lingkod na naging pananagutan ko na rin po sa aming mga kasamahan, ay pati po mga magulang ay nasimula na po. Sabi nga po ay iba't iba man ang relihiyon. Subalit sa pakikinig po, ano po, salamat po sa mga kapatid kong alagad na ginagamit po ng ating Panginoon. Talaga pong napakasarap damhin na hindi mo man po iniisip na pananagutan mo yun, pero batid ko po nalulugod ang Ama sa amin pong ginagampanan. Na yun po pala sa pamamagitan po ng temang binigay po sa ating Tito JR ay napakasarap po na nakatutupad tayo sa pananagutan ng Panginoon sapagkat alam po natin nalulugod po siya sa ating mga ginagampanan. At higit po tayong nagumaganap, no, nalulugod po tayo sa ginagawa natin bilang mga ibilang layunin nga po yun sa atin ng ating Panginoon. Kaya po, walang hanggan po ang aking papurit pa sa salamat sapagkat kung hindi nga po sa dakong ito at sa ating pong mahal na Apo Kunching at sa mga kapatid po nating alagad nung pong bumalik po sa aking isip, nung pong bago-bago pa lang po ako dito, pasyente po ako noon, nakikinig po ako lagi, talagang nakatutok po ako mula pa lang po sa umpisa hanggang po sa nagbabahagi. Ang madalas ko pong maling noon, sila Mami Beth, si Mother. Talaga pong sabi nga po, kung baga po sa barel, ano po, kung baga sa Armalite, tad po ako araw-araw, pakikinig po ako. Pero napakasarap po, bakit po kahit tinatamaan po ako bilang tinuturing ko pong bala ng barel yun, namamatay po yung hindi marapat at nabubuhay yung dapat. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Ganun po kung paano pong pinatay ng Panginoon yung mga hindi marapat at yung mahihina pong yung kahinaan ko po ay binigyan niya ng kalakasan sa pamamagitan ng pakikinig. Kaya po, nawa po tayong lahat sa ganito pa lang pong paraan, yung pagbabahagi. Makinig po tayo, maraan po tayong mapupulot. Katulad po nung binahagi ni Ma'am Beth kanina, napakaliwanag po kung paano bawat isa, nakaupo man po tayo makapagninilay kung ano nga po ba ang layunin natin at kung tayo nakasusunod po at nakatutupad sa pananagutan natin sa ating kapwa at higit po sa ating Panginoon. Yung sumunod pong sinabi dito, JR, na pananagutan, ayun po, sa pagninilay ko po kanina bilang isang lingkod po at bilang isang guru nga na niloob po ng Ama sa bilang pagkatao, yun po, pag naakay po natin ang kapwa natin, kami po lalo, mga bata pa lang po yan, syempre po kung ano yung natutunan nila hanggang sa lumaki, dadali na po yun, ano po, napakabigat pong pananagutan yun sa Panginoon. Kaya po nga, nandun po ang pagsusumakit na makasunod sa kanyang kalooban sa bawat araw po ng aking buhay. At bilang pananagutan po, sa bilang isang lingkod naman po, ano po sa akin po pagninilay, nag-uusap po kami ni Ate Beth kanina. Pananagutan mo po, na bilang isang lingkod, minsan nga po sa amin ito, JR, naaakay po tayo, naagaw po tayo ng kalaban. Totoo naman po yun, kahit po tayo ay minsan isang linggo na, sapagat sabi ni Mami Beth, minsan nalulumbay po tayo, ano po. Pananagutan po natin na alam na po nating mali. Sa akin po, yun sa aking pagninilay. Alam na po natin na mali, kasalanan, subalit napatatangay po tayo, nangihina tayong naaakay tayo. Yun po ay isang malaking pananagutan natin sa Panginoon. Amen po ba? Sapagkat alam na po natin na mali. Amen po? Alam na po natin na mali. So dapat po, tayo na po yung kumabig. Kumbaga po sa sasakyan, alam mo na pong mali doon, kabig na po tayo ng manibela para hindi po tayo doon mapunta. Yun po ang pananagutan natin sa Panginoon. Ano po, pagka hindi natin, o pagka po tinupad pa natin yung alam na po nating kasalanan, sapagkat iyon po ay mali para sa ating Panginoon. Sabi nga po, yun lang ang hindi niya binigay sa atin, yung magkasala po tayo. Yun lamang po at maraming salamat. Salamat po kapatid, buhay po bang Diyos? Napakaganda po nung pahayag sa kanya ng banal na espiritu. Tandaan niyo po, bawat nagpapahayag, katalinuhan ng espiritu po yun na ginagamit lamang po ang tao. Yan po ang lagay natin sa ating isipan upang huwag tayong magkaroon ng bagay na hindi mainam, kundi yung
Ilagay po natin yung presensya ng Panginoon na yung kapwa natin talagang bawat sa atin pwedeng gamitin ng Panginoon. Kaya sabi ko nga, masarap kapiling ang banal na Espiritu kapag kasama mo siya. Sapagkat sa bawat natutupad mong pananagutan, ikaw ang nakikinabang. Iyan po ang katotohanan. Sapagkat yun po ay nasubukan ko na rin po sa aking sarili. Napakasarap po ng pakiramdam. Talaga pong Espiritu ng iyong sarili ang talagang nagtuturo na kung papaano at kung ano. Sapagkat nauunawaan mo ang Espiritu kung ikaw ay nag-iisa at kahit may ginagawa ka mang pangkatawang lupa, alam niyo po, pagkasama mo ang banal na Espiritu, hindi ka nakakatikim ng pagal. At natuturoan ka pa rin niya doon sa mga bagay na ginagawa mo na hindi mo alam kung bakit mo nagawa yung isang bagay na yon. Naganap po sa buhay ko yon. Na doon ko napatunayan na buhay po ang banal na Espiritu sa dakong ito. Kaya po, nagpapasalamat ako sa mahal na po kong Ching sapagkat talagang bawat isa po sa atin kung makikinig ng matama lamang, mauunawaan po natin yung ibig ng Panginoon sa ating buhay. Kaya po tinatawagan ko po ang ating Mother of the House upang ang banal na Espiritu sa kanyang katauhan kung paano nga ba niya natutupad sapagkat marami po siyang natutupad na panawagan ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Salamat po, Ama. Nawa po ay bahaginan mo po kami ng karunungan sa oras na ito. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ang mga anak mong inakay niyo po sa araw na ito ay huwag masayang, kundi madulutan po silang ganap ng kaukulang kapahayagan na mula sa iyo, higit sa katawan nating mahal na Apo Kunching, upang ang bawat araw ng kanilang buhay ay magkaroon ng kabuluhan sa iyong pananaw at iyo rin pakinabangan kung paano silang iyong nasisilayat na mamasdan na sa dakong banal ay nakipagtipan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Nag-uusap po kami doon, medyo malalim. Malalim po yung tema ni kapatid na JR. Na sabi nga, hindi mo ito maipapahayag bilang tao, lalo't kung wala ka pang nagagawa para sa Diyos. Subalit salamat sa Ama sapagkat sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, maipapaunawa po niya ang katagang ito upang tayong lahat ay makinabang. Amen po ba yun? Pananagutan, ito po ay isang responsibilidad na ibinibigay sa bawat isa ng ating Panginoon. Amen? Responsibilidad bilang ikaw ay isang extension niya dito sa lupa. Sapagkat wala nga pong Diyos na bababa para siya ang magbigay sa'yo ng hayagan, siya ang maghayag sa'yo ng hayagan, kundi sa pamamagitan ng Espiritu, gagamit po ng bawat isa upang ang gawa ng ating Panginoon ay mailantad sa lupa. Buhay po ba ang Diyos? Ito po yung pananagutan. Amen? Sa pananagutan naman, lagot ka kung hindi mo ito ginawa. Buhay po ba ang Diyos? Parang ganun po eh. A sort of reward. Pero dalawa ang pwede mong kamtin. Kapag ang ginawa mo ay masama, pananagutan mo sa Diyos, may parusa ka. Kapag ang ginawa mo ay mabuti, pananagutan mo sa Diyos, may reward ka na mabuti. Buhay po ba ang Diyos? Malinaw na po sa inyo, napaganda po ipinaliwanag ni Mami Beth at yung mga nagbahagi po natin ng mga kapatid na tagasunod sa dakong ito. Pananagutan, ito po ay, sabi nga sa salitang tao ay, hindi ito kagaya ng kanin na kapag mainit at kinain mo, iluluwa mo. Ang pananagutan ay isang kaukulang sa larangan ng kabanalan. Ito yung tinatawag na covenant mo kay God. Tama po ba, Mami Beth? Commitment, covenant? Hindi ito kagaya ng kanin na kapag tinanggap mo at nainitan ka, iluluwa mo. Amen po ba yun? At malaki ang pagkakaiba. Sapagkat, sabi nga, minsan nahahatulan ng tao doon sa lalo ng mga lingkod, kapag mayroon silang hindi tinupad. Ngunit, ito naman po, hindi ito depensa. Hindi po kasi kami ang tumutupad eh. Buhay po ba ang Diyos? Ang banal na Espiritu eh. Hindi sarili namin eh. Sapagkat kung sarili po namin, ay wala na kami sa harapan nyo ngayon. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. At yun po yung patunay
na ang pananagutan natin sa Panginoon, hindi tayo ang gumagawa, kundi ang banal na espiritu na tinanggap natin sa katawan nating mahal na Apo Kunching na naghahayag ng katotohanan upang may panagutan naman tayo sa Diyos kung tayo tutupad. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Paliwanag ni Mami Beth, ito po yung action, yung pananagutan. Amen? At sinabi po ng ating mga kapatid na nagbahagi. Ngayon po, ang pananagutan ay gagawin mo ito na hindi sa isip lang. Amen? Mahirap pong dalhin ang responsibilidad pag hindi kasama ang puso mo. Amen? Magsasawa ka. Sa dahil nakikita mo yung mali, nakikita mo kung ano yung hindi tama. Subalit ang puso mo, sabi nga nila, walang mata ang puso, minsan bulag. So, sa pananagutan, parang sa pag-aasawa lang po yan. Eh, napangasawa ko siya, ganun na talaga siya eh. Kaya, paninindigan ko na to. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Subalit, alam niyo po ba, mapait ang Diyos. Kapag nakita naman ng Diyos na ginagawa mo naman ang lahat, subalit, ang mga minamahal mo, hindi ka minamahal, ilalayo ka rin ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo, ganun ang ating Panginoon sapagkat kilala ka niya eh. Kung yun ang magiging daan ng pagtukso sa'yo at mawala ka sa Diyos, ang Diyos ang magliligtas sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Hindi po ako nagdedepensa ha. Pag nilayan niyo po itong sinasambit ko po sa inyo. Sapagkat, sabi nga, mahirap tumupad ng may kayabangan. Mahirap tumupad na kinakaya mo lang pero hindi mo pala kaya. Kaya kapag tumupad sa pananagutan ng ating Panginoon, kailangan dito galing sa puso mo at may pag-ibig. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya napakalaki po at napakalaking pagkakaiba, sabi nga ni Mami Beth. Ang pananagutan mo sa tao, pwede mo maliin. Amen? Ay, makitaan mo lang ng hindi tama yun. Pananagutan sa tao. Ayoko na sa inyo, buhay po ba ang Diyos? Subalit sa Diyos, idiretso mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, mabait ang Diyos eh. Sapagkat wala nga po ang kondisyon. Subalit, tandaan niyo po, hindi umaayon ang Diyos sa masama. Amen? Hindi siya umaayon sa masama. Umaayon siya sa mabuti. Buhay po ba ang Diyos? At yun po yung pagkakaiba. Kaya, papasok po tayo ganyan sa pananagutan. Halimbawa, tinanggap po natin yung mabuti. At binali mo yung mabuti na yun. Pananagutan mo yun sa Diyos. Amen? Kaya nga, tinuturo ng banal na Espiritu, huwag niyong baluktutin ang aral ng banal na Espiritu para lang ilayo ang sarili niyo. Amen po ba yun? Sige po, magnilay po kayo. Huwag mong baliin ang salitang banal kung gusto mong gagawa ka lang para sa sarili mo. Hindi po. Pananagutan po. Nagot po tayo sa Diyos kapag ginawa po natin yon. At doon po sa pananagutan na yan, halimbawa po sa dahong ito, kagaya ng pinaliwanag ni Mami Beth, tinanggap natin yung mabuti nating gawin. Nasabi nga ni kapatid na May at yung mga nagbahagi, no man is an island. Totoo yun. Sa unang buhay, pwede mong gawin yan. Ah, gusto ko magpayaman para sa sarili ko. Ngayon, isipin mo yun, hindi na pwedeng para sa sarili mo lang kapag tinanggap mo ang Diyos. Kailangan kasama ang kapwa mo. Sapagkat, ano magiging silbi na ikaw ay pagpapalain ng ating Panginoon na sasarilinin mo lang? Hindi magtatagal. Kailangan ipalaganap mo upang magtagal sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun po si Ama eh. Dahil hindi siya pwedeng padrinuhan. At hindi rin siya pwedeng sabihin na sa akin mo lang yan ibigay. At akin lang. Hindi po. Ito po, masasakyan niyo po yung sinasabi ko po. Bakit? Eh yun po yung pinapaliwanag po niya eh. Ang pananagutan natin sa Diyos, bakit tayo binahaginan ng isang lugar na tipanan niya, hindi para sarilinin natin, upang paglabas po natin sa dahong ito, maihasik natin na ang banal na Espiritu yung nakikipagtipan sa dahong ito. Buhay po ba ang Diyos? Pananagutan na po natin yun, alam na natin eh. Ngunit, yung mga walang alam, iismid lang yun. Yung mga walang alam, sino may sabi sa'yo yung totoo yun? Sige lang, sumigil lang kayo, take it or leave it, kung hindi nila tanggapin. Basta ang malaga, natanggapan mo ang totoo, natanggap mo ang totoo, ihayag mo ang totoo, maniwala man sila at hindi, basta mahalaga, nagawa mo na yung pananagutan mo sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun lang po. Huwag po tayong makiayon. Halimbawa po, sabi ganun, ano po, kailangan ko po ipaliwanag, sabihin ko daw po. Halimbawa po, galing po tayo dito, kitang-kita nyo naman ang inyong mga mata, kitang-kita nating lahat,
at damang-dama natin sa puso natin na banal na espiritu nangungusap. So siyempre, umuwi tayo. May nasalubong tayong isang kalaban. Halimbawa, saan ka galing? Ay, galing ako doon sa Dambana kay Apo Kunching. Ang galing talaga. Ang banal na espiritu sa katawan natin mahal na Apo Kunching. Alam mo, pumunta ka. Mararamdaman mo anong isasagot ng kasalubong mo pagkalaban. Naniwala ka na doon. May mas magaling doon. Alam niyo po, anong isasagot po nung nasalubong? Dapat ang isasagot po ganito. Ay, basta ako, naniniwala ako, naramdaman ko ang Diyos. Subalit, wag po kayong umayo na. Ay, sige nga, sama nga ako doon sa sinasabi mong iba. Ay, mali yun, may pananagutan ka sa Diyos. Buhay mo ba ang Diyos? Patawad! Kailangan ko pong sabihin eh. Kaya, dyan na po nag-uumpisa ang kalituhan ng isip nyo. Hindi ko po kayo tinuturuan. Ito po yung nangyayari sa amin eh, bilang mga alikad. Kaya, ang pananagutan, kapag lalo na ang Diyos ang nagbahagi sa'yo, kailangan istiktuan ka lang sa Kanya. Sapagkat the more na humahanap ka ng marami, the more na malilito ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At lagi po niyong tatandaan, hindi pare-parehas ang kaloob. Hindi po totoo sasabihin yung parehas lang. Patawad. Kailangan ko maging makatotohanan. Sapagkat, sabi nga ng banal na espiritu kahapon, sa katauhan natin mahal na Apo Kunching, ang pangkabanalan, hindi mo pwedeng gawing kompetensya ito. Mag-promo ka na parang maganda ang shampoo, hindi ka naman gumagamit, gusto mo lang yung bayad sa'yo. Amen? Kaya sa dako ito, patawad, eh ito po yung binabahagi, kailangan ko daw pong sambitin. Sabi niya, anak, sambitin mo. Sapagkat ayaw ko silang malito. Amen? Nakatala po yan sa Biblia. Marami magsusulputan na ganito, ganito, ganito. At ito pa po, sadyang malilito. Pagdating doon, halimbawa, wala akong tinutukoy ha. Halimbawa, may nag-aya sa inyo. Tapos, tumungo kung saan man dako. Ganito rin po yung sasabihin sa sinasabi ko. So ngayon, ganyan, dyan kayo ngayon malilito. Ay bakit kaya eka yung sinabi ni kapatid na Marisa doon eh? Sinabi rin doon. Sino ngayon ang paniniwalaan ko sa kanila? Ngayon, napakalaking pananagutan niyo po sa Diyos kung hindi niyo nadama yung totoong tinig ng Diyos. Buhay po bang Diyos? Amen? Opo. Sapagkat maraming nalilito dyan. Ito po'y binabahagi ko po ng katotohanan. Sapagkat, sabi nga, kung hindi po, hindi ko po inaangat ang aking sarili. Mararamdaman niyo po, unang pagtungtong niyo pa lang sa dakong ito, kung ano yung tatak na pinadama sa una sa inyo ng Diyos, damhin niyo po kung hanggang ngayon nadaraman niyo pa. At kapag nadaraman niyo pa, panahanin niyo po yun. Sapagkat kailanman hindi siya sinungaling. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At sa katauhan natin mahal na Apo Kunching, eh kasi po, eh, kaya ko po ito nasasabi. Natry ko na po kasi ito eh. Natry ko na. Natry ko na talaga. Natry nyo na rin po? Ay, sala. Ano po? Natry nyo rin po ba? Opo. Kasi po eh, ang naramdaman ko, apat pong magkakapatid yung aking mister, puro po born again. Ay, ganun. Tapos po, kinukuha po niya kaming pilit. Sala, magkakapatid po. Kami lang po ang hindi. Talaga pong kami naniniwala sa buhay ang Diyos. Ngayon po, ang sabi po nila sa amin, pumanik sila, may patron po kaming malalaki. Kung gusto niyo masapi sa amin, ibaon niyo yan. Diyos ko po, kako, pag gagawin kako namin yan eh. Ewan ko kung anong mangyayari sa aming pamilya, hindi po nila kami nakuha. Talaga pong diretso po kami. Salamat po, Nay. Wala po tayong sisiraan. Ito pong pagpapahayag na ito, eskatotohanan lang. Ang nais ko pong ipabatid sa inyo, yung karanasan ko po, na sa dakong ito, sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, kayo po ay makakapagsusuri. Kayo po makakapagsuri mismo kayo. Bukas ang libro ng ating mahal na Apo Kunching. Ngayon po, nang una-una pa lang po kami na nandito, talaga pong, siyempre po, kagaya ninyo, nagsuri. Kami rin po. At nag-try din po sa iba. Nag-try din po. Subalit, iba po talaga eh. Yung tinig ng ating Panginoon na sa bawat araw ay nangungusap sa dakong ito, kapag nakatatak pala sa puso mo, kahit ang dami-dami mong pinupuntahan, nagsusumigaw yung tinig niya, bumalik ka doon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ayun po. Alam niyo po, panahon na. Sapagkat,
pananagutan natin sa ating Panginoon kung mayroon tayong ililigaw. Amen? At sa dakong ito, walang inililigaw, kundi ang ibinababa ng Banal na Espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo Kunching ay kung ano ang kanyang tinanggap na mula sa kalangitan na ipinagkatiwala sa kanya ng ating Panginoon, ihahasik naman po sa ating lahat. Amen? Ngayon, magagamit po natin, magkakaroon tayong responsibilidad sapagkat pinaalam na po sa atin na ito yung gusto ng Diyos. Pinaalam na sa atin, ito yung dapat nating gawin. Pinaalam na sa atin, hindi lang po ito mga alagad sa ating lahat, ha? Pinaalam po sa atin, kailangan pala tayong magmahal, kailangan pala tayong magpatawad, kailangan pala tayong magpataya, magpakababa, lahat ng mabubuting katangian ng ating Panginoon, pinaalam na po sa atin. Ngayon, kung sa alam natin, at yung lampara natin ay sa ilalim ng lamesa, inilagay, at walang naliwanagan, ay wala. Walang asenso. Buhay po ba ang Diyos? Eme po ba yun? Opo. Para walang pinagkaiba po yan sa pananagutan na, alam mo na, tapos po ay, yung perang pinahiram sa'yo, ibinaon mo lang sa lupa. Anong sabi ng Panginoon? Hangal. Bakit? Ilumago. Amen? So, babawiin din yun. Kaya mga kapatid, pananagutan natin sa ating Panginoon at pananagutan natin sa ating kapwa kung yung mabuti na itinuturo ng ating Panginoon, sabi nga ni Mami Beth, ay hindi natin ibibigay sa action. Buhay po ba ang Diyos? Eme po ba yun? Pangalawa po, pananagutan. Pananagutan po talaga natin sa Diyos. Hindi lang yung mabuti ang pananagutan natin. Yung paggawa nating masama, lagot ka. Amen? Halimbawa, dito pa rin, ano ko po, nakarinig tayo. Nakarinig, ano po? Ay, ang ganda ng pahayag ni Mami Beth. Ang ganda ng kapahayag ni Kuya, tagasunod, ni kapatid na May, yung mga nagbahagi. Marami akong natutunan. Halimbawa, pagdating mo naman sa bahay, oras na ng pagsasabuhay, nakita mo ngayon yung kasama mo, hindi mo na sa buhay, naku! Mananagot ka rin sa Panginoon at hindi po magiging kalugod-lugod sa Kanya. Amen po ba yun? Kaya kailangan po talaga kung ano yung tinanggap na mabuti, gawin din pong mabuti. Huwag po natin gawing masama yung tinanggap na mabuti sapagkat ang mabuti hindi maaaring maging mali. Ang mali ay mali. Ang totoo ay totoo. Ang mali hindi pwede maging tama. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa dalawang yan, meron tayong pananagutan sa Diyos. Mga kapatid, alam nyo po, sa dakong ito, opo, napakaraking responsibilidad po, pananagutan ng ating mahal na Apo tayong lahat. Subalit alam nyo po kung maghihimay po kayo, halimbawa po, ipinahabahagi yung pananagutan na yon, ginagampanan ng ating mahal na Apo, ang katotohanan, lahat, ibinahayag sa atin. Nagkakaroon ng pagkakaiba sa oras na ng bunga. Ano po? Hindi natutupad kung ano yung katangian na gusto ng ating Panginoon. So, nahihirapan po yung may responsibilidad sa ating lahat. Kumbaga po, dahil mahal tayo ng ating Panginoon sa kanyang katauhan, may lumbay din po siya. Sa bawat araw na pagkahasik, wala naman po nakikita ang ating Panginoon na may tinanggap nga pero walang ginagawa. May po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Opo! Kaya ganyan po tayo kamahal ng Banal na Espiritu sa kanyang ating mahal na Apo Kunching. Kaya araw-araw, inihahayag po niya yung kaukulang bahagi ng Panginoon sa kanyang katauhan upang tayong lahat ay makinabang sapagkat tayo po ay pananagutan niya sa ating Panginoon. Buhay? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, subalit, syempre po ang ating Panginoon alam naman pong tumimbang. Kung ginawa po ng ating mahal na Apo ang lahat ng katotohanan at kabutihan para sa ating lahat, at gumawa ka ng masama, ay hindi ka na pananagot ang mahal na Apo, mananagot ka na sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Huwag na natin isali ang mahal na Apo doon sa kasalanan na ginagawa natin. Amen? Kagaya, binahagi po ito ni Mami Beth noong nakaraang araw. Kumbaga yung paghusga, huwag na natin isama sapagkat walang kulang ang nagturo. Subali tayo tumanggap, binabali po natin yung turo. So, yun po yung pananagutan natin sa ating Diyos. Siya na po yung magbibigay ng punishment sa bawat isa sa hindi pagtupad sa tama. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, alam nyo po sa dakong ito, basta ang mahalaga, nagpapakilala ang Ama araw-araw sa katawang ating mahal na Apo Kunching, at tayong lahat
na maaari maging extension niya, hindi lang po alagad, hindi lang cops, tayong lahat pwede maging extension ng ating Panginoon. At ito po, andyan po ang ating mahal na Apo Kunching para makapag-plug in po tayo ng ating mga connection para sa ating Diyos. Ngayon, mga kapatid, ito iwanan ko po sa inyo. Damhin po nating lubos ang pananagutan at pananagutan natin sa Diyos. Kung nakatupad tayo ng mabuti, mabuti ang gantimpala. Pag nakatupad tayo ng masama, masama rin ang magaganap. Kaya, ang sabi nga, mayroon yung tinatawag na bandang huli. Makikita mo kung ano yung ibibigay sa iyo na reward ni ating Panginoon. Kaya mga kapatid, nawa po sa dahong ito, kung paano ang katotohanan ng pagtupad ng ating mahal na Pukunching, na tayo ay isusulit sa ating Panginoon, sana maging marapat tayong maisulit niya sa ating Panginoon. Amen? Sapagkat, syempre po, nagparaya, nagpakababa, tumupad, pinagtiwalaan, tapos isusulit tayo na hindi naman talaga tayo pala nakatanggap. Eh, pati ang ating mahal na Apo madadamay. Subalit ang ating Panginoon, ilalagak na lang tayo sa ating Panginoon. Kung hindi tayo tutupad sa tama, ang Diyos nang magbibigay, ang mahal na Apo sa langit, tayo na sa impyerno. Subalit, hindi nga yun gagawin ng ating Panginoon sapagkat araw-araw, binubusog tayo ng mga aral upang sa tutunguhan ating mahal na Apo Kunching, matunguhan din natin. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mother. Isang announcement lamang po. Sa Lunes po, alas 12 po ng tanghali ang gawain sapagkat may mission po tayo sa Dakong Mapaniki. Salamat po, Mother. Ang iwanan ko lang po sa inyo upang tayo po ay malayo sa salitang pananagutan. Sundin po natin yung pananagutan natin sa Panginoon sa ating kapwa. Muli po, magsitayo po tayong